Hi guys, it's Online Rocky Tero again. And kumusta po kayo? At isang mapagpalang araw po muli no sa ating lahat. Lalong-lalo na po doon sa mga bago dyan. For this video po ay gusto kong i-share sa inyo itong si Benomo or Binomo.com na isang trading platform guys. If familiar po kayo no kay Expert Option, halos parehong-pareho po sila. Now if you are using a crypto wallet exchange naman, itong trading na in-offer po ni Binomo is like future trading guys, no, lalong-lalo na dun sa mga pamilyar nga. Now dun sa mga hindi naman pamilyar sa future trading po, kung makikita nyo dyan guys, no, mayroong green tsaka mayroong red. Ang tawag po sa green na yan ay long, and ang tawag po sa red ay short naman. So pag nag-trade ka using future trading po, kapag nag-green ka or nag-long, kailangan pong tumaas yung price niya para kumita ka. Now, if nag-long ka or kinlik mo yung green na yan tapos bumaba ang presyo, pwede kang malugi. Alright, so ganun po sa future trading. Ngayon, kapag naka-red ka naman or short, kailangan bumaba naman yung presyo kasi ibig sabihin, nagpipredict ka na bababa ang presyo kaya nag-short ka. So, pwede kang kumita pag bumaba nga. Ngayon, pag nag-short ka tapos tumaas ang presyo, baliktad ang nangyari, pwede ka rin pong malugi. Alright, so ganun po ang pag-future trading. And mamaya, guys, tuturo ko sa inyo or papakita ko sa inyo kung paano siya actual gawin dito po sa ating Binomo account. Now, as you can see dito sa ating screen po, no, ang maganda rito kasi meron demo account which is pwede po kayo mag-practice, no, kapag let's say hindi pa kayo familiar o gusto nyo pa siyang pag-aralan o gusto nyo pang matuto, so pwede nyo gamitin yung demo account at may free parang up to 100,000 ata na pwede nyo magamit sa pag-trade po dito. Alright, and then of course, meron ding real account, which is, syempre, yun na yung totoong labanan, no? Kung ano mangyari, kung tumubo ka, tutubo ka, kung malugi ka, eh, pwede ka malugi. Alright, kasi real account na yan. So, for example, dito tayo sa demo account muna, no? Pakita ko sa inyo kung paano siya. So, may kita dito, may amount. So, dito ay magde-decide po kayo kung ilang ang gusto nyong i-trade. Let's say, 50 pesos yung minimum, tapos maximum niya is 50,000 pesos. So, for example, kasi demo account naman tayo, gamitin natin 2.5. Alright, ito yung gagamitin natin pang-trade. So, pag 2.5 ang sinet mong pang-trade, yan 2.5 na yan, yan ang pwedeng malugi or yan naman ang pwedeng kumita. Alright, so ibig sabihin guys, pag nalugi ka or nag-loss ka, loss profit ka, ubos yan na nilagay mo. Kaya kapag real account ka, syempre dapat tingnan mo kung kaya mo, di ba? For 50 pesos lang, 50 pesos lang. Eh, naka-demo account nga tayo, so 2.5 lang ilalagay natin. So ngayon, syempre, pag kumita ka naman, nakalagay dyan, earning is plus 83%. So, ang kikitain ng 2.5 is 83% kapag, ayun nga, eh, nag-profit tayo. Alright? Or tama yung naging prediction po natin. Okay? And then, makikita nyo naman dito, may time frame naman. Makikita mo dyan ay 16.53 and then pwede mong baguhin yan. So, kung anong time ang nilagay mo yan, nilagay mo dyan, yun yung time frame niya, which is bago po mag-close yung trade. Or yung trade, sorry guys, no, Bisaya lang. So, for example, ay sinet natin ay 16.53. Ayan, tapos yung time niya ay 16.52. So, in a few seconds lang, no, pag umabot ng 16.53 yung time, automatic close yung trade. Tapos kung ano yung mangyari sa result, yun po ang matatanggap mo agad. So, for example, ito yung price chart niya, no. Let's say mag-predict tayo na pwedeng tumaas yan. So, click mo lang green. Pag-click mo yung green, ayan, so nakaset na tayo, meron tayong order or may position na tayo. So makikita mo dyan, pag nagdidilaw, ibig sabihin tumataas yung price niya, no? Nalalagpasan niya yung presyong sinet natin. Pag bumaba yan, nagkukulay gray siya. Alright, so magkuklose yung trade niya kasi 16.53 na dito. Tapos ang lagay natin is 16.54 sa time frame. So meron pang ilang minuto. Siguro mga, ayan, makikita mo dyan, no? May seconds naman. Ayan, so may seconds, 16, ayan, 15. So, pag natapos yung time na to, automatic close sa yung trade, guys. Now, if kasi naka-long tayo, alright, so dapat tumaas yung presyo niya dun sa sinet natin price. And ayan, nandiyan naman yung kung sa ano nakaset dyan. So, you have to wait, no? So, pag bumaba yan, automatic bababa, ayun nga, pwede tayo mag-close, no? After, ayan, ito yung last seconds dyan. So, 18, 16, 15. So, let's wait guys, no? Anong pwede mangyari? So, ito yung actual guys, no? Kapag nag-set na kayo ng trade, no? Or nag-open kayo ng position nyo. So, ayan. Mukhang bumabagsak pa siya. So, ayan. So, anong nangyari ay, ayan, tapos na. Nag-end na yung date and may kita mo dun, no? So, kumita tayo. Nag-add na yung ating pera. Kasi nga,
tama yung prediction natin, no? Tumaas siya. Okay? So, ganun lang naman kasimple, guys, yung pagtitrade po. Alright? So, mamimili ka lang dyan kung maglo-long ka or mag-short. Alright? Tapos, ito yung time frame niya. Tapos, dito naman sa crypto index, so, pwede ka mamili ng ibang crypto na pwede mong i-trade. Meron ding forex. So, madami siya, guys, no? Maraming available po dito. So, yun po yung mga pwede nyong gamitin sa pagtitrade po. Ayan. And then, kung gusto nyo naman mag real account na, of course, no, papalitan mo lang, click mo tong real account, and ayan, pwede ka na mag-trade sa real account mo. So dito, of course, no, mas dapat maliit lang ilalagay mo, depende sa capital mo din. No, tapos pwede ka na mag-set ng price, for example, ganyan, na pababa siya ng pababa. Tapos ito yung time niya, tapos 50 amount natin, ito, real account na to, guys, no, click natin, for example, ayan. Mag-long tayo kasi bumaba ng sobra. Ayan, may kita mo dyan. So, ganyan po ang pag-trade, no? Ito, real account na to, guys, no? So, nag-open tayo ng trade. And, ayan, hopefully ay tumaas ang tumaas. Dire-diretso sa pataas. Ayan, let's wait, no? Time remaining niya, ayan, 30 seconds. So, ito yung time frame niya. So, pag nag-close na yan, automatic close na yung trade. And if mag-continue sa taas, kasi naka... long tayo, ayan, pwede tayong mag-profit dyan. So, plus 83%. So, yung 50 pesos natin, ang balik niya is 91.50 pesos. So, ayan, 11, 10, 9. So, ito yung time niya. So, pwede mo pabain yan. Kung gusto mong mahaba ang time frame, pwede namang maliit lang or short lang. So, ayan, tapos na siya. Ayan, so, Crypto IDX plus 91.50 pesos. So, nadagdagan tayo ng 41 pesos. Okay, so tama po yung ating ginawang pag-trade, no? So, ganun lang siya, guys, no? Magpipredict ka lang if tataas siya or bababa, tapos mag-short ka lang or mag-long ka lang or green or red na yan nakalagay dyan. Alright? Now, if gusto nyo naman mag-cash in, of course, no, sa dito sa kay binomo.com, click mo lang tong taas. Ayan. Tapos, merong cashier dyan. Type lang Philippines. And then, ayan, piliin mo GCash. Alright? Pag mag-deposit ka. So, minimum po ng pag-cash in is like 500 pesos ata. Ang minimum pag mag-cash in tayo, for example, ay standard. Ay standard nila is 958 pesos pala, guys. No? So, type yan, tight lang. Tapos, pwede ka mag-deposit. 958. Then, click mo lang itong dilaw. Then, automatic po no mag-open po yung transaction niya. Now, if you want to withdraw naman, no, just click itong withdraw funds, no, automatic sa GCash ka din pwedeng mag-withdraw or pwede rin po sa coins.ph or any bank po na available po dito sa kanila. Okay? Also, ayan, meron po silang application which is pwede nyo pong magamit or pwede nyo i-download or install dito kay Google Play Store, guys. And makikita mo dyan, no, maganda po ang reputation niya. Nasa 4.7 ang reviews. So, ibig sabihin, very recommendable po yung Binomo sa pagtitrade po ng cryptocurrencies. So, download nyo lang or I mean, install nyo lang, guys, and then login lang kayo gamit ng account nyo nung nag-login kayo. Now, kung wala ka pang account, guys, no, just click the link na ilalagay ko po sa description section and then lagay lang kayo ng email, tapos gawa kayo ng password nyo, then I accept the terms ka lang, then create account po kayo. Alright, pagka-create nyo ng account, ay may code lang yan sa email na isi-send. And then, click nyo tong sign in. Kapag nakapag-register na kayo, sign in lang kayo, guys. Katulad nito, ayan, log in nyo, email, password, and then pwede na kayo makapag-log in sa inyong sariling account. Ayan, katulad yan, guys. Alright? So, yun lang, no, ang gusto kong i-share about dito kay binomo.com. So, if you have questions, guys, no, siguro ay pwede naman kayo mag-email, guys, no, sa kanilang tawag dito sa kanilang support if you have questions about Binomo or pwede po kayo mag-search of course kasi marami din ang mga videos na nagawa or gumawa guys no or nag-review about Binomo. Okay, so maraming salamat and God bless po sa ating lahat.